Okay, first of all, kailan yung first encounter mo with Hidilyn Diaz? And baka pwede naman makwento mo kung ano yung mga nasubaybayan mo sa kanya in her journey. Mm. In her journey. Nung first na na-meet namin si Hidilyn, we were doing a story for the Olympics nga nung Rio 2016. So back then, we actually know, tinitingnan kasi namin kung sino yung mga malalakas or yung mga possibly na may chance for the Olympics. I know the Olympics committee, no, alam naman nila yan kung sino yung mga talaga may potential who would probably land a gold for the Philippines. And luckily, nanalo si Hidilyn ng silver medal nung Rio 2016. And we were there during nung dinodocument namin yung journey niya from training. Actually, yung tagal nga namin naghintay nung isang hindi ko makakalimutan yun kasi nakapila talaga yung mga gustong makausap siya tsaka yung kasi this was before pa siya makilala na Hidilyn Diaz, bago pa siya makilala na ano pala tayo, may potential, may chance pala tayo sa Olympics. I also when nakilala namin siya, napakasimple lang yung tao, and makikita niyo dun sa Rizal Memorial, hindi ko makakalimutan yon kasi unang-una lapit lang nun dito sa bahay namin. We went to Rizal Memorial, dun yung training niya. And makikita mo doon kung gaano ka yung environment ng mga atleta natin. Makikita mo na kakayanin kaya niya yung facility ba na meron tayo dito na ito yung pinagki-trainingan niya. Yun yung mga umiikot sa isipan ko noon eh. Kakayanin kaya niya with having this type of facility na mamamatch yung kung ano man yung facility na meron yung ibang bansa, 'di ba? And luckily enough, 'di ba? Makikita mo na yung talent talaga ng tao lumabas na masasabi natin na wala yan sa ano, wala yan doon sa nasa kapabilidad yan ng tao and yung determination niya. And after that, sinubaybayan ko din siya ulit nung SEA Games where she luckily won the gold for the Philippines. Na-interview namin siya and she was very determined to win the gold for Tokyo 2020. Pero ito nga, nangyari yung pandemic. Pero yun, I think she was very determined to win this. And she deserves all the credit. Tama.